CZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJ News. You can now listen to RJFM 100.3 on a free app called Radio Garden. Step 1, go to your app store. Step 2, download the app. Step 3, search for RJFM 100.3 Makati and listen and relax. Remember, it's free. Hanggang sa nakita po yung police, bumunot ng baril. Kung may kulang na pagdudulot ng baril, at ipinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga tipong biktima nagsusumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang bumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang imbis lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala ng sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bonbulbo ang pangalan, siya ang bago nating kakambing. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Bonbulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang kumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Ayan. Alright. Magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat. Pero mas gusto ko yung mabuting araw. Isumbong mo kay Tulfo na po. Ngayon po ay arrest na. Ibig sabihin po niyan, 3 o'clock habit ang pagtutok sa programang Isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Alin Terer. At ako naman po yung original na kuya ng bayan. Sumbungan ng bayan. Si Kuya Mon Tulfo. Kuya Mon, ayan. Minus Bon. Minus Bon Tulfo tayo today, Kuya Mon. Meron kasing pina-follow up pa si Bon para sa programa natin. Yes, nag-field work siya. Naroon siya ngayon sa malayong lugar sa Caloocan para aksyonan yung reklamo ng isang foreigner, Kuya Mon. Foreigner ang nagre-reklamo. Gere, bukas na lang natin tatampok yan dahil i-report yan ni Partner Bon sa atin kung ano yung sumbong na nilakad. Bukas, Lunes na. Kasi bukas, Sabado, di ba? Ah, nga pala, akala ko. Lunes pala, ayan. Nakalimutan ko. Bukas, Sabado. Oo nga pala, weekend na naman. Makapag-relax na naman yung mga nasa bahay lang. Mag-weekend sila. Oo. At mamamasyal daw sa beach, sa Boracay in Manila. Sus, yung pulverized dolomite. Nag-erode daw, Kuya Mon, sabi. Bakit? Oo, bumababa, parang landslide. O, nag-erode yung soil. Saan? Doon sa... Kinakain ng dagat. Yun dyan sa may Ross Boulevard. Ako, ang laki ng gastos dyan. Sayang, mahal pa naman yun. 430 million pesos ata. Wow! Alain mo yan. Nagkakaproblema tuloy ang Cebu dahil dyan sa kinuha nilang dolomite na yan. Nasira daw yung kanilang yan, ano? Dagat. Galing sa Cebu, yes. Yan. Yes. Galing sa Cebu. Adinikdik para...
dinikdik at dinala para magbuhang-buhangin. Para magbuhang-buhangin. Mukhang white beach. Eh, sabi nila nung una ko yung maraming nagre-reklamo, maka-apekto daw yan sa lungs natin dahil malalanghap daw natin yung alikabok na dulot niyan. So, dagdag COVID na nga, may dolomite pa, sabi nila. Eh, so, chinek ng DNR. Alam mo yung Pinoy, hindi yan tatagal, mapapangit din yan. Kasi ang Pinoy mayroong tendency na sirain yung environment. Yung beauty, yung paligid. Bakit kaya ganun ang Pinoy? Sinusulatan, di ba? Mga vandals eh. Susulatan. Yeah. Kung saan pa yung bawal umihi dito, doon umiihi. Di ba? Correct. Totoo. Bawal magtapo ng basura dito. Makikita mo, gabundok yung basura. Gabundok yung basura. Oh. Tapos, sabi, bawal magtapo ng basura. Bawal tumai dito. Andon, dami-daming etchas. Oh. Ay, bakit ka ba ganun ang Pilipino, Kuya Muno? Sana, at sana yung, dumating yung panahon na... May ugali tayo na umiihi sa paligid, no? Sa publiko, yung mga lalaki. No, iihi. Mga lalaki, basta na lang tumatalikod. Oo, tatalikod, tapos iihi. Oo. Kaya nga nung minsan, napahiya yung mag-asawang Marcos, si Ferdinand at saka si Imelda. Dumating kasi yung si Ronald at saka si Nancy Reagan dito sa Maynila on a state visit. Ano hong pa ni Marcos yan? Tapos on the way to Malacanang, nakasakay sila sa limousine. On the way to Malacanang, papunta sila Malacanang, nakita nung mag-asawang Reagan yung maraming tao na umiihi sa sa magpunong kahoy, sa may pader. Sa pader, di ba? Sabi nung sabi ni Reagan, Mr. President, is that a habit people urinating in the streets in public? Di alam mo na napahiya si McCoy. Ito kasi Imelda, napahiya sila. Dahil siyempre, di ba? Biro mo yan. Anyway, yung panahon na nila na magbisita sa Amerika, sinalubog sila ni Reagan, si Imelda at saka si Freddy na pumunta sa Amerika. Mm-hmm. Sinalubog sila ni Nancy at saka ni Ronald sa airport. Mm-hmm. Apunta sila sa White House. Napansin, mayroon na nakita ni Ferdinand Marcos, yung ihi na tao, nakatalikod, iniihian yung wall. Sabi niya, Mr. President, so it's not, we don't have the monopoly of people urinating in the streets. Yeah. Tinuro yung mama. Sabi ni, pinapara ni Reagan yung convoy, tapos sabi, sinabi niya doon sa mga Secret Service agents, arrest that man and bring him over to me. Inaresto. Kasi dilala doon kasi galit na galit, napahiya si Reagan eh. Siyempre. Dinala kay Marcos at kay Reagan. Alam mo kung ano ito, kung yung tao. Sino? Pinoy. Pinoy pala, Bino. Hanggang sa ibang bansa, dala pa rin yung ugaling ganun. Di ba? Dito nga eh, nakakita nga ako kuya mo eh, nagwiwiwi, nasa pader. Oh. Eh di ba, ewan ko, iba, hinahawakan nyo yan, di ba? Pag umiihi kayo, pagkatapos yung umiihi, nangulangot, gumanon. Kadiri yung mamang yun. Parang meron akong joke na naman. Oo. Yung tigasigil ng kuryente, yung tigameral ko,
Kolektor. Oh, kolektor siya. Tuwing pumunta siya doon sa bahay, yung babae, yung ali, naka what? Ano ito? Naka 90s. 90s. Oh, kitang-kita yung mga hubog ng katawan niya. True, manipis. True. Eh di sabi, balik ka bukas ha? Sa bukas ka na lang bumalik. Sabi niya. Ganon din pag kinabukasan dumating siya, ganon din naka-90s din yung babae tsaka see-through. Bukas ka na lang bumalik, sabi niya, wala pa. Wala pa. Sabi niya, siguro yung babae nagpapahiwatig na kailangan kuan kasi baka mismisip na sex. Sabi niya, para malaman niya na ako'y marunong din na nakukuha ko yung hiwatig niya. Na-gets niya. Kinabukasan. Gets ko yan. Gets ko yan. Sabi niya, na-gets niya. So, binaba niya ngayon yung malapit na yung sa bahay, binaba na niya yung zipper niya, nilabas niya yung kanyang kit. Ano sabi? Kumatok siya doon sa pintuan. Kumatok. Hawak-hawak yung it-it niya. Para malaman ng babae na alam ko yung mga pahiwatig mo. Ay bumukas yung lalaki. Yung asawa pala ng babae. Ano nga? Nakita niya. Sabi nung tigamiran ko, kung hindi niyo bayaran ang kuryente, iihiyan ko ito. Ang galing nagpalusot ni kuya. Parang aso lang. Aso, Diyos niyo. Ay, nako, yung galing. Yung mga ugali talaga, may makakatuwa, ano? May nakakatuwa tayong mga ugali na minsan idaladala natin sa ibang bansa. Yun, minsan sa gulong. Ewan ko, may Amerikano bang umiihi sa gulong? Parang wala pa ako nakita. Meron akong... yung mga driver. Meron akong isang mayor nung araw. Hindi ko nababanggitin. Yung mayor nung araw, yung before martial law, yung mga pulis, under yan ng mayor eh. Boss nila si Mayor, hindi pa PNP, hindi pa INP internet. Kasi nung nag-martial law, naging integrated national police. Tapos naging PNP, Philippine National Police. Pero pag itong mayor na ito, pag nakainom, yung mga pulis na pasaway, iihian niya, patitindigin niya. Iihian niya isa't isa, isa-isa. Ha? Iihian niya yung ano ito, yung isa-isa niya iihian niya. Tutubuan niya ng mushroom. Totoo yun. Totoo yung sinasabi ko. Ayan nga, tutubuan niya ng mushroom. Totoo yung sinasabi ko, hindi ako nagbibiro. Alam mo kung sino yung mayor na yon? Sino yun? Si Irap. Yung mayor ng San Juan. Talaga naman. Mabi ko nga eh, tutubuan ng mushroom yung mga paa. Yung mga pasaway na pulis kasi, ayun, gagawin niya, yung parusa niya yon. Eh, anong gusto niyo? Isuspindi ko kayo o ihiyan ko kayo? Iyan na lang. Ayan. Oh, may mga naghahanap dito kaya partner Bon. Ayan, explain na po namin ni Kuya Mon. Ay, may mga fan. May mga follower na. Si Bon. Okay. Ayan, nag-field work lang po para pumayat. Para lumiit. Para lumiit. Oh, magkasama sila ni Roger. Na lumabas. Ayan. Alright, sige mga kaibigan. Tumutok lamang kayo sa amin ha. O bukas na yung TV namin sa channel 224. Nanood na ho kami. At sa inyong mga radio 810 Radio Bandido. Siyempre may Facebook din at saka YouTube. Abangan nyo ho kami dyan. Pwede kayong mag-comment.
para pa ho natin, lalo ba paganda yung ating programa, mag-komento kayo, mag-suggest kayo. Yung sinasabi natin, Kuya Mo, na magpadala ng mga joke, ng mga kung ano yung gusto na ipadala sa atin. Meron kung makipili sila. Yung magpadala din sila, kung meron, bibigyan natin sila ng pabuya. Yung mga... Yes. Yung mga pasaway sa kalye. Ayun, di ba? Yun. Halimbawa yung... pasaway sa kalye. Correct. Na yung good deeds. Yung good deeds. Yung mga puso. Yung mga good deeds, Kuya Mo, magbibigay din tayo. Pwede. Pero yung mga mas maganda yung mga pasaway. O yun, para ma... Yes. Mailantad sa madla yung kalokohan ng mga tao dyan, yung mga pasaway. At lalo na kung kayo po yung mga nakakasaksi rin, no, yung mga krimen, mga ganyan. Oo. Eh hindi mo na natatakot kayo ibigay sa police o kung sa kanino man, sa amin, safe na safe po yan. Yes. Makakatulong po tayo sa ating mga kaubayan sa pagresolba ng mga kaso. Yung tulad yung kahapon, di ba Kuya Mo, di ba yung nagbabike, nabibiyohan yun. Oo. So malaking bagay po yun. Uh-oh. Makakatulong dun sa case. Yes. At may ang pabuya ho namin dyan ay meron kaming face mask at t-shirt at konting grocery. Yeah, grocery item. Yan, may grocery item kami. Tsaka bigas. Yes. Yes. Tapos dun naman sa honesty is the best policy. Oh, yung mga honest na tao. Ayun, galing so, naman sa SM yan. SM Pulse, yan. May mga pabuya rin pong nag-aasay. Oo. Yes, nanonood yes. ng sine, may grocery, may pakain, right. at iba pa na ibibigay. Basta susoli nyo, susurrender nyo sa amin yung item na napulot nyo, tapos ikiklaim, makiklaim ho nung tunay na may-ari. Yan. At partner po natin ng SM. Alright, sige. So yung Kuya Mon ay ang topic natin ngayong araw na ito, ito mga biktima ng illegal recruitment na naman. Kalain mo, 150 na Pilipino, na Pinoy, ang pinangakuan na pupunta sa Korea, sa South Korea, para daw magtrabaho, factory worker, maging magsasaka, magtatanim, ganyan. Sa nagbayad sila ng placement fee, walang nakaalis. Iba-iba Kuya Mo, may 70,000, may 50,000, walang nakaalis. Labing illegal recruitment siya. Mamaya, ang tabayanan natin kung anong agency. Agency ba ito o travel agency lang? Ang tabayanan niyo yan. At samantala, ito naman, reklamo din ng security guard o agency din na reklamo dito. Nagkaroon ng mainitang tagpo dito sa isang bumukay tulto kahapon. Uh-huh. Dahil sa sobrang sama ng loob ng isang sikyo. Ang nagreklamo ko yung tatlo silang security guard. Hmm. Yung isa dito ay namatayan ng anak. Oh. Yun, na hindi man lang tinulungan ng agency. Mamaya abangan ho natin din yan. Agency ng mga balasubas ha. Yung security. Balasubas. Yes. No? At may konting update tayo dito sa reklamo ni Al, yung kasambahay Kuya Mon. Yung sinasabi niyang 40 years daw siya in service. Oh. Ang amo niya si Doktora. Oo. Oh. Di ba nangako na may paunang bayad, may paunang ibibigay si Doktora separation pay. Meron na. Meron na follow-up. Bumalik kanina ditong mag-ate para mag-follow up. Ayun, pinaalis ko na. Kasi ready na daw, puntahan na lang doon sa school, iniwan daw doon sa secretary. Good. Oh. So yun sa update natin. Ating mga sumbong, pero syempre, bibigyan muna natin yung ating mga RJ na kami. Sundan nyo kami dito, Kuya Mon. Siyempre. Huwagin mo sila. Yung mga kaibigan sa DZRJ ni po kami, yung pong pinakamagandang istasyon. Yes. Mga sponsors namin dati,
Oh, yeah. Sama kayo. Sama pa rin kayo sa amin. Radyo Bandido. Kita yan. Yeah. Radyo Bandido. Tele-radyo. May radyo na, may TV pa. At saka, meron bang Facebook? May Facebook. May social media pa. Social media, yun. Okay, all in, no? Multimedia ang tawag dyan, Kuya Monel. Multimedia. Multimedia. Wow. Oo. Kaya doon sa mga sponsors namin, iba't ibang malaking kumpanya. O ito na yung pagkakataon ninyo para ma-promote natin yung inyong mga produkto. Sama na kayo dito sa amin sa isang Bumo kay Tulfo. Ha? Alright, sige. Babalik pa tayo kung yung mga makalipas ng inang paalala. Babalik kami. Pagkapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, pagkapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buon. Mga krimen at anumalya ay lahat kaon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Fearless views, commentaries on the latest and most controversial issues. Bold, frank, honest, balanced, simplified, and direct to the point discussions of the latest happenings in the country and around the world. Watch and listen to Canyon as Raleigh Cannon comments on social, political, and economic issues. Canyon fires on Teleradio Bandido on Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays from 12 noon to 1 p.m. Hosted by veteran radio commentator Raleigh Cannon. On channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ810 AM, and on YouTube channel RJ News PH. Ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Alin? Yes! Game na talaga! Kala ko may susunod pa produkto eh. Ha? Eh, kala ko may produkto pa, may commercial pa tayo. Na ipasok na pala lahat. Kala ko na ito. Ay, teka. Binabasa ko kasi habang naka-commercial break, binabasa ko yung mga nagte-text sa atin. Oh. Aba, sabi dito ni Winnie Ching, good afternoon, maayong hapon. Manong Tulfo, Manong Mon. Manong Mon Tulfo. Okay na, kuya. Manong ka daw. Sabi niya, Manong. Manong Idol Mon Tulfo. Ah. Oh. Pero mabuti na yung Manong kaysa sa Manoy. At natutuwa daw sila dito sa nakikita daw nila sa background ko.
Ang ganda daw ng isi mo dito. Oh, ang ganda daw ng smile mo. Para nakakaloko. Sabi nila, bakit doble? Andiyan ka daw, live ka. Tapos meron daw sa likod ko. Alam mo, dapat makita ni dating Secretary, Justice Secretary Vitaliano Aguirre yan. Yung gano'n yung lipa. Smile mo na yan? Alright. Sige, isang paalala muna ko. Ang oras po muna natin ay alas 3:22 ng hapon. Alam niyo po bang bawal magkabit ng antena o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari po kayong makuryente? Lubhang mapaganib dahil ang mismong pagtatayo sa bahay na o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay ipinagbabawal din po. May kaukol ang parusa ang paglabag. Kasama dyan, ang pagkakakulong hanggang 12 taon at multa na hindi po bababa sa 50,000. Makipagtulungan upang maparatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ang lugar sa bansa. Isang paalala po ito mula sa NGCP. Ang NGCP po yun, saan man tayo magpunta, sinasamahan tayo nito eh. NGCP, National Grid Corporation. Yeah. Laging kasama natin sa istasyon tayo mapapunta. Mm-hmm. Diba? Naunguna-unguna siya. Alright, sige, unahin na natin itong reklamo ng mga security guard ko yun. Mm-hmm. Dumulog sila sa atin para ireklamo itong Mandaron Security Agency. Mandaron? Mandaron. Mandaron Security Agency dahil ay masama-masama ang loob po nila, lalo na nitong si Victor, dahil daw walang konsiderasyon itong agency na to. Ayaw daw ibigay yung kanilang pondo at sweldo. Hmm. O, kahit daw nag-aagaw buhay yung kanyang anak, ay wala daw consideration. Hindi, anong pangalan ng security agency? Mandaron Security Agency. Ay, dapat yan eh. Mandarambong Security Agency. Yo, Mandarambong. Sige nga, pakinggan natin ang sumbong. Ang sumbong ni Kuya Victor Dizon. Narito po. Pero kasi, Sir Bata, ganito yun. Ang ganda kasi ng paalam ko sa kanya. Ang ayos na sana, Sir. Tatay sana dito sa ganitong sitwasyon. Anong nangyayari kasi, Sir? Pag hindi siya sumasagot sa messenger, sa tawag na siya sumasagot. Saan yung nangyayari? Yung asawa ko kasi pinag-aaral ko po yun, ma'am. So, dala niya yung panganay. Mm. Yung bunso na iwan sa akin may sakit. Mm. So, dapat di ako papasok para bantayan yung anak. Mm. Ang gusto niyo mangyari, jumuti ako, iwan ko sa biyanan ko, babae. Ito. Yung anak ko na may sakit. Eh, ito na ba yan? Gusto niya, ibilin mo na lang muna. Nasa ospital na dantay. Dadali na ma'am sa ospital, ibilin ko raw. Nasa isip ko, magulang ba to? Di jumuti pa rin ako, ma'am. Kada duty ko, chinecheck ko yung anak ko. Lumalala kasi ma'am yung sitwasyon ng anak ko. Inimpor ko siya ulit. Noong nakikritikal na ma'am, Diyos ko po. Saan pa ako sinibat? Yan, si Victor Koyamon. Yung asawa pala niya, pinag-aaral niya. So, tapos may dalawa silang anak. May dalawa silang anak. Yung isa, kasama ni Mrs. Yung isa nasa hospital. Eh ngayon, siyempre, kailangan din attention niya, kailangan tulungan niya asawa niya sa pag-aalaga din sa kanyang anak. Nagpaalam naman daw siya ng maayos. Sandali lang at critical na sa ICU daw yung bata. Ang nangyari, narito. Naipaalam po ko, sir. Gandang good morning po kasi hindi po muna makapagsumasama po yung pakaramdam po. Ito, ma'am, yung mga chat ko po sa kanya. Yung nga po masama doon, ma'am, sinisinsong lang po nila, ma'am. Kaya palabas po nila, ma'am. Pakawal daw po ako. Opo, kasi nagpaalam. Ang paalam ko lang po kasi dito, ma'am, na hindi po muna makapasok masama po yung pakaramdam po. Siyempre, ma'am, alam naman po nila na papasok pa ako. Siyempre, paalam ko po kasi doon, hindi muna po papasok masama po yung pakaramdam po. Ngayon naman kayo, ma'am, kayo nag-chat kami ni kay, pagka-chat ko po si Inspector, eh. So, nagpadala na kami kasi na-deliver within 36 hours na kasi yung guard. So, nagpadala na kami na-deliver kapal. Hindi naman kapal, eh.
believer. So, nag-ano na kami na, hindi na siya nagsasabi kung babalik siya. Ayun naman po, ma'am eh. Jumuti po ako nun, ma'am. Nag-antay po ako ng reliever. Nag-6 hours din po ako dun, ma'am. Inantay ko po yung reliever. Sabi niya, asit po niya po yung reliever. Pumasok ko ng umaga, ma'am, hanggang gabi. Kinabukasan, ma'am, inantay ko po yung reliever. Wala pa pong dumarating. Nag-stent ako ako nun. Dumating po yung reliever, ma'am, gabi na po. Yun. Yun. Siyempre, pagod siya. Nakakasakit na rin siya. Willing siya nung unawain. Wala pa siyang kapalit. Dire-diretso. Eh, siyempre, may nasabi daw siyang hindi maganda doon sa kumpanya, sa agency. Eh, ang siste ko yung on, eh, parang tinanggal sila sa trabaho. Tinanggal na lang sila. Eh, bilang aksyon, tinawagan agad natin yung sekretary ang sumagot sa atin, ha? Tinawagan natin yung agency at ang sumugot yung kanyang secretary na si Naomi o si Noemi. Okay. At ito actually ang dumating dito sa atin Kuya Mon para humarap sa isang confrontation. Napapanood nila sa TV ngayon yung confrontation magaganap dito sa isang Bumukay Tupo. Harapan, si Noemi na secretary at yung tatlong security guard dito sa himpilan na isang Bumukay Tupo. Pakinggan po natin yung palitan ng mga salita. Natin namin yung ipapalit sa inyo para po pagkapalit nyo, pwede naman po kayo. Maganda nga po sana yung nagsabi na, ay baka bukas pa. Masama kasi nun ma'am, sasabihan ka ng inspector, papasahin ka. Antay mo lang para tinayin. Wala rin po pala dumarating. Darating pag kung sa kagabi na. Kayo yung pinaalam ko po sa inyo before bago tayo magkaroon ng issue is para dun sa anak ko na nasa critical na situation. Anong ginawa niyo po sa akin that time? Illegal termination, agad-agad. Ang sabi ko lang naman sa inyo, ibigay niyo lang sa akin yung pera ko dahil critical situation yung anak ko sa ICU. Ngayon, nasa na anak ko? Patay na, di ba? Long time na binibigay ko ang sweldo. Makinigan mo na, ma'am. Ipinipilit mo yun sa'yo. Kasi ang gusto nyo, i-defend nyo yung gusto nyo. Pero mali na kayo, ma'am eh. Eh kung ako nga lang tatay, kung magulang kayo, namatayan kayo ng anak, anong pakiramdam? Alam ko palit tayo na sitwasyon. Masakit ang pakiramdam, nawala ng anak. Masakit kasi sa inyo sa salita, pero sa nararamdaman namin, hindi. Hindi nyo alam. May pinapipilapan kasi sa kanila na para ma-receive nila yung last salary. So, ayaw niya pilapan, gusto niya lang makuha yung sweldo. Iba po yung voluntary resignation na nilagyan lang ng slot yung na quick link. Iba po yung documents ng quick link sa voluntary resignation. Para pinalabas nyo na hindi nyo ako tinerminate para sabihin nyo, resign lang ako. Humarap na sila. Sabi kasi namalingan mo. Si Dominic Pagaran at saka yan si Sir Bata humarap sila. Kaso nag-apply kayo, sabi nyo may pondo, 5 days. Kaso yung pondo? Ilang pondo mo kaya? Yung dyan ako nag-gay. 10 days, bakit sabi 5 days sa kanya 10 days? 7-10 days pinasok ng mister ko, 10 days, 7 days lang ang pinasahod. Sinabi si Pagaran, kaayaw nyo kasi harap dito si Pagaran eh. Pumunta daw po ito, kumukuha ng pondo. Kaya palabas niyo, utang pa daw po 3,000. Yung, parita ng mga salita, alam mo, lumalakas ang loob po yung mga nagreklamo sa atin pag nandito na sila. Siyempre, nakahanap na sila ng kakampi. Kaya talagang sasagot at sasagot sila dito sa mga aligasyon nitong agency. Eh, kaya lang, parang hindi satisfied itong mga complainant dahil bakit sekretarya lang pinadala? Ang dapat humarap dito, yung may-ari o yung mga boss. Yung manager man lang. Yes, doon dapat. Baka, kaya tinawagan. Baka yung security agency namin, fly by night? Yung hindi naman. Ha? Registrado naman. Registrado naman siya, Kuya Mon. Oo. Kaya pinilit natin yung sekretarya na tawagan yung kanyang bossing. Papuntahin niya dito sa ating himpilan para once and for all, magkaayusan sila o maibigay yung nakiniklaim nitong mga nagreklamo. At dumating yung may-ari na si Mr. Pagaran, may-ari nitong agency. Ito, pakinggan natin yung kanya naging panig. Kasi naman po, yung pasyordo kasi, ito po sa aking sekretary. Ngayon, sinare-report din po siya ng time na ano, hindi naman po siya nagpunta kasi sa office. Kasi punong time na yun, nasa hospital nga po siya. Hindi ko po alam naman na. Nagpunta po ako. Ngarap nga ako. Dinanan ako Sir Bata at siya nag-abot sa akin noong form. Pilit niyo ako binabibirman that time. So talaga yung iba, abot tayo dito kung hindi niyo ginawa sa akin po. Yun po, pero yung time na yun, hindi pa po namin alam na kayo sa akin. Hindi alam. Kaya pala, inform na inform siya, sumasagot pa sa akin, truth call. Huwag ka sinungaling pag-aral, nagkasama tayo dati, ha? Ganito, yun ang kapsing ka, ang sabi mo, malalakarin ka.
nagbigay ko ng liver. Pagbigay ko ng liver noon, sinibigay po ba kayo ng liver? Oo, na isang araw. Sinibukasan, nag-absin ka ng ulit ay... Di ba iniinform kita? Pero tungkol sa bata mo, ang sabi ni... Sir, iniinform kita. Nasa ospital ni anak ko, tinawagan mo ako, pilit mo akong pinapapasok. Kahit na puyat ako. Sandali. Sa anak ko, anong sandali, sir? Andito na para, parta, ang camera, magsisinungaling pa kayo. Di ba nga ako tapos ng salita? Kaya, sir, ang punto kasi dito, sinat kita, may conversation tayo dito, sir. Oh. Kaya huwag mo itanggi. That time, na alam mong critical ang lagay ng anak ko, ang ginawa nyo. Tumawag kayo dito, sino nagpatanggal sa akin? Si Sir Bata? Wala akong pinapatanggal. Siya, nagsabi kanina. Oh, pinatanggal. Huwag kasinungaling. Oh, pinatanggal nino. Ba't sabi niya hindi? Oh. Tungaling daw, tungaling. Hindi tinausapan. Mm. Oo, oh, sinungaling daw si Mr. Domingo Pagaran. Parang ko na. Itong mag-direkta. Senate hearing namin ni... ni Nasa long table din. Ganyan. Dr. Secretary Aguirre. Oh, tapos may camera ding nakatuto. Oh, siyempre, deny to death din. O, oh, di ba? Deny to death din. So, may ari ng agency. Ayan naman. Ito, hindi na talaga mapigil. Hindi na mapigil na Roberto yung kanyang sobrang sama na lobo ni Victor. Dahil nga, imbis na unawain siya, namatayan siya ng anak, pagod na pagod siya. Imbis daw na bigyan siya ng leave. Ang nangyari, inawol siya or sinibak siya sa trabaho. Oo. Ano bang panig ng agency dito? Bakit po ginipit yung salary during that time? Gusto ko manggalit sa amin sa umuho. Pang gigipit po, hindi naman po ang gigipit po. Ito ko namin doon ang manggigipit. Pero aware po kayo na emergency, life and death situation yung nangyari sa kanya? Nangyari siguro. Kasi lagi naman namin ako wala sa office. Nagulat na at nag-report niya sa division. Para kunin yung sweldo. Sabi po, bakit ano nangyari? Sabi po. Pagkakit ko, bababasa na uli ako, wala na si Dito, ulit niya. Sir, tatanungin ko kay sir, tumawag si Mr. Pagaran, sabihanan ko. Ano sinabi ni Mr. Pagaran? Sabihin mo pa. Sir? Yung sinabi na sino nagpatanggal sa akin. Ikaw magsalita lang, sabihin mo sa kanina. Sino sinungaling sa inyo yung dalawa? Asan yung record? Sir, di ba yung piyapakuha ni Pisaon? Di ako ako sa wala nang mag-aay mo ibigay sir eh. Pilip mo siya piyapapunta. Sir, naman yung ginigigil niyo ko eh. Kasi namatay na yung anak ko rito, tinatanggi niyo pa rin. Nakakasama kayo na loob. Ha? Patay na yung anak ko. Sana gabain kayo. Kinuha yung pera ko. Nakaburol na yung anak ko. Nang gagalitin ako sa garit, wala na ako sa control. Ha? Tapos isisingaling niyo pa, hindi niyo alam. Nagiita ko sa'yo, di ba sa telepono? Sabi mo, ibilin mo sa ibang tao, paalaga mo yung anak mo. Kasi sinungaling. Nanggigigil si Kuya Victor. Oh, nanggigigil na sa galit dito kay Mr. Pagaran. Oh, nga. So, anong nangyari? Ang dulo niyan, ang kakinahinat na niyan, Kuya Mon, nagkaroon na lang ng settlement. Ayun. Yung mga money claims. Mm-hmm. Kung magkano yung dapat na maklaim ni Victor at mong iba pang mga gwardya. Nag-compute sila kung magkano yung matatanggap ng bawat isa. Narito. Sa base kasi sa aming contract talaga, kadamihan naman talaga agency, hindi lang naman yung kami ang may mababang kontrata. Mm. Marami pong agency talaga yan, ang fly by night talaga. Mm. Kadamihan ng ibang nag-apply sa akin, mga ano nila, yung 13 month pay, wala sila. Mm. Sir, Tiki, nakatanggap na ng 13 month pay kasi last 2019. Okay. Nakatanggap na. Social is 2020 pa po, ma'am. Okay. Mm. Pero meron po sila 13 month pay. Mm. Nakatanggap na ng 13 month pay. Nakatanggap po. Hindi nyo yun ano yun. Okay. Sige, anong plano nyo dito sa reklamo ninyo, Mr. Roberto, Efren Victor? Ngayon na narinig nyo yung panig ng agency. Tutuloy ko po ito. Tutuloy na po. Sa inyo, Roberto. Tutuloy po. Yung regarding pala sa sahod ni Roberto, ano yan? Yung remaining niya pa na unclaimed. Hindi po. Bibigay nyo ngayon. Bibigay nyo ngayon, Mr. Bata? Po. Ibibigay ngayon yung salary ni Roberto na yung remaining niya. Yung remaining salary. Okay. Saka yung pondo. Tapos, Sigma, lagyan na lang ng date. Yan yung receivan mo. Tapos yun sa'yo, kasama ng cash band insurance dyan at saka yung 13 month back pass niya. Hindi ko pa siya na ano. Ang ibigay ko lang sa kanya is insurance cash band.
Ayun. Handa naman pala si Mr. Pagaran tsaka yung sekretary. Dumating sila na dala na nila yung perang ibibigay dito sa mga gwardiya. Oh, sweldo, pondo, 13 months pay. Yes. Oo, nagkaayos din sila pero sabi niyong complainant, magpapalit itutuloy pa rin din nila yung kaso sa labor. Sige, kasi pero, para dun sa kapakanan din kasi nung iba pa. Okay. Nakasamahan daw nila. Pero at least eh, na-settle din itong problemang ito. Yun. Ilang naman ang objective ni Kuya Clay, ni Kuya Victor dito ang maayos ang lahat. Kaya ganun, tuloy sila at in-endorse na natin sila Kuya Man sa labor para doon sa sinasabi nilang pagpa-file. Kahapon din, inano na, binigay na hinati-hati na yung claim, money claims nila na magagamit nga nila doon sa, alam mo na, yung mga daily na pangangailangan nila sa buhay. Marami na mga security agency dyan na pwede nilang paglipapan. Yun. Alright. Sige, sapat. Kaya pa ba natin? O ito, mabilisan na lang. Itong reklamo naman laban sa isang Samstay, ang tawag ko yung mga Samstay. Tawag dun sa travel agency. Samstay. Samstay. Oo. Ni-recruit daw itong 115 Pinoy para dalhin sa South Korea. Iba't ibang trabaho ah. Iba't ibang agency ang gamit pero iisa lang daw ito. Mga ano daw, factory worker, farming, yun daw ang magiging trabaho nila. At sila ay nagbigay ng placement fee. 70,000 pesos, may 50,000 pesos. Aba, sige, pakinggan natin ang sumbong ng ating mga aplikante. Sabi ko, magkano yung placement fee? Sabi po nung lumiwa, 200,000 po kita bawat isa. Pero kailangan daw po namin magbigay ng 60,000 initial down payment. Sabi ko, siguran ko pala, totoo yan. O pagkita kasi po nung kaibigan ko po na kamamata ko, si Chell, magaling Korea, eh tinulakin na lang po yun. Ngayon na, sabi ko, sige, let's see din. So binigyan ko ng 60,000 yung kamangkin ko. At ipag-usap naman sila kay Irene Pagular. Yung po yung agent, parang tumata yung assistant manager ng agency na ILAR agency. Located po ito sa Kapinting Street sa Binyan, Laguna. Kung siya papamedical, hinihingan po siya ng passport at saka NBI. Akan sa mission of passport kasi yung NBI niya to follow up pa. It's just a matter of 8 days. I was shocked na lumabas ka agad yung visa niya. Sabi niya, tita, may visa na but in 8 days, may visa. Pagtingin ko, 10 years make for visa as a tourist. Sabi ko, talaga ba? Hindi po muna pumasok sa isip na tourist kung ano yung procedure nila. Kinumbins naman niya isang pamantin ko muna at agit pa nila. After 2 weeks, lumabas din ang visa sa nakapagbigay na rin kami ng another 60,000. Ayan, ang nilareklamo nila Kuya Mon, yung may-ari daw ng agency ay si Cathy Lopez Cole. O, Cathy Lopez Cole. Cole? Cole, oo. Ano? Yan ang... Ha? Baka parang... Mistisa eh, makikita mo sa TV, Mistisa. Pa, hindi ko nakita eh. Ayan, kung may TV ka dyan, may monitor ka dyan. Mistisa itong si Cathy Lopez Cole na siya may-ari ng Samstay. Tapos kasama na rin yan, kasabwat niya si Aileen Fabular, yung kanyang manager at yung kanyang supervisor na si Rande de Vega. Binigyan daw sila ng visa, Kuya Mon. Huh? Pero, kinuhanan sila ng visa, pero imbis daw ng working visa, tourist visa ang binigay sa kanila. Talagang kalokohan, ano? At nalaman pa na yung tourist visa na yan ay Japay. Peke. Grabe. Oo. Yan. Narito po kung paano nila nalaman yung duda na yan. Upon giving another 60,000, lumabas na lang yung visa, kinutubo na po ako kasi ang bilis eh. Pag-check ko po ng visa, parang
doubt ako. Kasi 10 years visa, lumang yun sa isip ko. Sabi nila, work mag-work kayo sa Korea, dapat they should give you working visa. A working, a permit visa. A permit to work. Pero not a tourist visa. Ang ginawa ko po, tumawag ko sa Korean Embassy. Sabi, sige, isend mo sa akin yung visa na sabi mong doubt ka. Upon sending the visa sa email nila, tumpagas ko, tumawag sila sa akin, informing me, tsaka nagsend sa email ko, na yung visa daw po na isinend ko ay hindi galing on their behalf at hindi daw po ay pwede. Yun. Kaya nila nalaman, Kuya Mon, matatalino rin itong mga nagyareklamo. Pina-verify nila sa Korean Embassy. Okay. Eh, diya fake nga. Sabi ng embassy. Mm-hmm. Eh, bilang aksyon, tinawagan natin yung manager na si Aileen Pabular. Mm. Kasi nga, para alam natin kung ano pa yung mga sasabihin niya na kapanipaniwala dito sa mga complainant natin. Sige nga, ano pa yung mga pambobola? Ang sagot niya, narito po. Ongoing po kasi yung process niyan, Ma'am Jess. So, di ba dati, ano po siya, pandemic tayo. Sao ko po kasi yan. So, ako po, nahiya po kay Ma'am Cathy, sa boss namin. Kung bakit po sila humantong ng ganito, Ma'am Jess. Process naman po sila. Hindi naman po sila nagkulang. Lahat nga po, sa lahat po na batches, sila po yung unang signing ng contract. Alam ko naman po na bago magpunta ng NBI, barangay muna kung may reklamo po para po masipel. Tapos pulis, kung hindi po kaya ng barangay, di ba po? Tapos saka na po mag-NBI kapag wala na talagang solusyon. Sa part naman po ng management, ginagawa po nila yung best nila. Actually, meron na po silang booking ng ticket ng mga yan. So, hindi lang po sila makarap na atat-atat lang po sila. So, hindi lang po sila makakapag-antay kung ano pong update ng management. Ayun. Atat na atat daw kasi itong mga complaint na sa pag-alis. Eh, hindi pero, pa nga. Bakit binigyan sila ng fake visa? Actually, Kuya Mo, yung fake visa niya, hindi alam ni Aileen Pabular, nabuko na sila. Ha? Parang pinapasakay lang nila ng mga complainant. Oh. Pinapadama lang, hindi pa niya alam na buo na na peke yung mga visa nila. Sabi, agent lang daw, agent lang daw siya. Iba na lang po proseso. So, nag-refund kasi itong mga nagreklamo eh. Eh, yung refund, check daw niya kasi nga, ano lang daw siya, tauhan lamang daw siya. Sabi niya. Kasama ko dyan. Kasama kayo, non-bailable yan, ha? Yes, maraming complainant ito. Illegal recruit yung marami? Yes. Pag maraming mga nagsusumbong, ang tawag dyan, non-bailable yan? Non-bailable ito. Maraming nagreklamo nga. At ito pa, narito pa ho, yung tinig ni Miss Aileen. Paano kung sagitin ko sa iyo, madam, na yung lahat ng inisyo ninyo na certification, the visa, yung giniklaim ninyo na accreditation niyo sa POEA, yung giniklaim ninyo na accreditation ninyo as travel agency sa Korean Embassy, lahat ma'am fake? Kasi I think hindi naman po some state po yung nang naka-accredit po doon sa Polo. Pero the name po, wala na po ako nung alam. So sila lang po yung, kasi as a travel agency, sila po yung mag-assist for visas. So anong plano dito ng some state travel agency? Nahingi po kami ng letter for a fan. Last week pa po yan, Ma'am Des. Eh parang nagsuguran sila din sa office. Saturday, Sunday, antayin namin yung letter for request ng refund and pull out ng documents. Hindi naman po sinabi ng company na hindi po ibabalik yung pera. Yun. Pero siyempre hindi na. Bola na lang to, bola. Nagpapalusot na lamang sila, Kuya Mon. Kaya ginawa natin, dinala natin sa NBI itong kasong ito para makasuhan ng illegal recruitment. Large scale, ha? Large scale po. Large scale. Large scale illegal recruitment, non-bailable yan. Walang... Ayan. Wala. Tapos, human trafficking pa. Okay. Okay. Tapos, TAFA pa dahil sa mga perang pinagkukuha sa kanila. Nako. Yan. Yan ang paranagutan nila. At si attorney
Attorney Pedro Quizon ng anti-human trafficking ang nakausap natin dito. Narito po. Actually, kakakuha lang po ng statement nila. Mm-mm. Tapos, nakausap po na rin po yung POA regarding sa certification. Inihintay po yung certification, then isasabi na po yung subject. How many days or weeks po kaya muna yung dadaan before po finally ma-file yung kaso nila? Meron po kasi kaming process na kailangan namin ma-inform yung mga subject natin. So, meron po tayong subpoena na i-schedule po. Kasi meron po kaming 25 working days pag within Metro Manila. Pero pag province po, dadaan po kami ng regional offices. Yes. Pag may recommendation na po ng filing, yun po, yung diretsong filing na po yun. Possibly, at yun yung mga October, November filed na yung case. Hopefully po, hopefully. Yan. Si attorney. Attorney Pedro ng NBI Anti-Human Trafficking Division. Sure. Buti. Hindi lang po pwede yung sabay-sabay na pumunta roon kasi nga sobrang dami. Skeletal force din ng NBI. Large. So lahat pinagsama-sama na lang. Pinagsama-sama na lang lahat. Alin, walang piyansa yan. Wala. Yan si Miss Tisa. Makukulong si Miss Tisa. Nako, Miss Tisa. Maganda ba? Maganda ba yan? Alin, hindi ko nakita eh. Miss Tisang bangus na medyo malusog. Lumusog sa pagkain ng mga niluloko niya. Oh, naku naman. Oh. Uriya pa, Diyos mio. Ang napili niya. Madadala ito eh. Ah? Madadala ito pag nasa rehas na. Patay kang bata ka. Papayat yan. Papayat. Nakita ko din sa picture kasi hindi naman siya umarap. Binigay lang ng mga nagereta mo. Oh. Mistisa nga na malusog. Ano daw? Marami daw naka-inky-inky. Sa Korea. Ayan. So, antabayaran niyo po ang kahihinatan ng kaso na ito at patuloy po namin kayong i-update. O baka may iba pa ho na biktima pa na hindi pa napapasama dito sa 150 complainant, ay sumama na ho kayo, pwede kayong pumunta ho sa NBI o tumawag sa amin para maidagdag pa kayo dito ho sa kaso ko. Super, super large scale na kaso. Dahil sobrang dami nila. Yari kayo. Yari. Ay. Sige. At itong update ko pang isa, kuya mo, yung Bombay. Alala mo si Bombay? Ha? Oo. Ah, si Bombay? Si Bombay. Oh. Ayaz Muhammad. Kasi di ba offer na lang nung binilahan niya ng kotse ng seller, pinupera siya ng 90,000 na lang. Oo. 100,000 yung sinuli yung bibili niya. Kaya lang ayaw niya, bago na isip niya, kasi bulok naman daw yung kotse, di ba? So, sasoli na lang yung pera niya, hindi gusto yung nangyari. Refund na lang. Yeah. Ang gusto nung mangyari nung seller, 90,000 lang ibabalik niya. Bakit? Pampandaraya yan eh. Kasi daw, Kuya Mon, binigay na niya ang komisyon doon sa mga ahente. Ahente ko no, na ibigay na. E ngayon, payag na itong si Ayaz Muhammad doon sa kasi kailangan na daw niya ng pera malapit sa mga anak ni Nikki. Ayun. Nagtatalo lang kasi ang gusto pang mangyari sa barangay, ang gusto ni Ayas dito. Dito sila mag-aaregluhan, mag-settle. Maganda yung nag-aaregluhan sa opisina kasi patas tayo eh. Patas, oo. Para siyempre, yun din ang gusto ng complainant eh, para safe din daw siya. Yeah. Alam mo ba, Alin, mga early days ng isang bumo kay Tulfo? Yung may nagsaulian ng 300,000 pesos, sinauli sa mga complainants natin. Okay. Ayun, sinauli. Pwede naman niya kung gusto niya dito magkaayos, pwede naman mo. Kasi kung kayo-kayo lang, baka magka-problema pa kayo, gusto niya pwede sa barangay, sa pulis na pwede rin.
Yan. At saka, hindi kami po naniningil, ha? Wala po yan. Wala kaming Wala po, wala. Kaya nga, di ba, yung mga utang, hindi natin pinakikialaman yan na alin. Kasi ayaw natin. Hindi ho kami namumursyento. At saka, hindi ho kami nagsisingil ng pera, ng bayad sa mga ginawa po namin sa inyo. Yes. Kaya lang kanina, may nag-abot lang ng banana cake. Eh, andyan na kayo ng banana cake. Sino pang merienda na lang, Abre? Ayun. Yung mga... may mga iba talagang ini-insista nila na makapag... makapagbigay. Kaya mga pansit, tinapay, yes. Cake, yun. Nagtabaan kami eh. Ayan. Sige. At lahat po ng mga sumbong na pinapakalabing na pinatampok po namin ay patuloy pa rin po namin pinapaloob nga. Baka akala nyo binibitawan na namin ng ganun-ganun lang. Hindi po. Kaya may mga update po tayo. Hanggang sa matapos makamit yung tunay na hustisya. Alright? Pabatiin ko lang muna yung nanonood sa amin, yung aking number one na fan, kaya mo, ang nanay ko, si Aling Delia. Yun. Mayroon po nung kong fan yan, nanay ko. Hi. Hello, mother. Ayan, saka si Tito Bing. Saka si Yao, saka si Yay. Tapos na yung online class nila. Nanonood na sila ngayon. Yahoo. Yay, hey. Si Yao, saka si Yay. Alright. Okay, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin. Happy weekend. At sa ngalan po ni Bon, ng aking partner, aming partner na si Bon, ako po si Aling Tare. At ako na po ang original na sumbungan ng bayan, Kuya Mon Tulfo. Bye! Happy weekend! Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagpagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aling at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawang noon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi.